lahat mga katropa, kamusta kayo? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Nandito na naman tayo sa panibagong video at magkukwentuhan na naman tayo sa mga walang kwentang bagay. Kukwento ko na naman yung buhay ko sa inyo pero alam ko hindi naman kayo interesado. Okay lang naman siguro yun kasi gusto ko lang naman makipagkwentuhan sa inyo. Medyo masaya lang ako ngayon kasi bukas day off ko, alright. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko bukas eh. Siguro maglalaba, maglilinis ng bahay, matutulog, magpapahinga. Maghahanda ako para sa kinabukasan kasi may duty na naman ako kinabukasan. Kasi medyo mahalaga yung day off sa akin ngayon kasi medyo masama yung pakiramdam ko. So hindi ko alam kung ano oras ako magigising bukas, siguro hapon na mga alas 3, mga alas 4. Pero pipilitin kong gumising ng maaga kasi meron akong gagawin eh. At magpapa-repair ako ng uniform ko. Ano ba yan, mga bagay na kinukwento ko sa inyo pero hindi naman kayo interesado. Okay lang yun, gusto ko lang naman talaga kasing makipagkwentuhan sa inyo. So yun, nabanggit ko kasi sa last na video ko na puro red yung uniform ko. Eh si Myla, yung nagpasok sa akin sa Applebee's, nakaparib ni Mark yun. Shoutout sa sa'yo, Boss Mark and Myla. Ayun, si Myla meron siyang uniform na kulay orange. So nagpalit kami. Yung red ko binigay ko sa kanya, tapos yung kulay orange niya binigay niya sa akin para meron akong ibang kulay na uniform. So yun lang naman, nakwento ko lang naman. At shoutout din nga pala sa kapalit ko si Patrick Pakinggan. Kasi alam nyo, hindi na ako masyado nagpa-Facebook ngayon eh. Kasi simula nung nakilala ko sa YouTube, hindi na ako masyado nagpa-Facebook. Dito na ako lagi updated sa YouTube. So nung pag-open ko ng YouTube, ay hindi, nung pag-open ko ng Facebook, ang dami niyang share ng video ko. Talagang napaka-supportive niyang kapalit ko si Patrick. Sineshare niya sa mga ibang group yung video ko para mapanood ng ibang tao, alright. Maraming salamat sa iyo, kapatid. So, ayun lang, ano bang topic natin ngayon? Kasi meron akong naisip eh. Sabi kasi nila, sabi ng ibang tao, ang mga OFW daw isa mga manloloko at mga sinungaling. Agree ba kayo doon? Kasi sa totoo lang ako, agree talaga ako doon, mga OFW, mga sinungaling yan, mga manloloko yan. Alam nyo kung bakit? Kasi isipin nyo yun, may magtatanong sa atin na kapamilya natin or kaibigan natin sa Pilipinas na, hoy pare, hoy, kamusta ka na? Kamusta ka na dyan sa ibang bansa? Siyempre, isasagutin natin, okay lang ako dito, pero deep inside, hindi naman. Di ba? Part ng panloloko yun. Tapos may time pa nga na magpo-post tayo sa social media na ang saya-saya natin na parang wala tayong problema. Pero deep inside, di ba? Ang dami-dami nating problema dito sa abroad. Inisip natin kung paano tayo magpapadala. Inisip natin kung okay lang ba yung pamilya natin sa Pilipinas. Alam nyo yun. Tapos dumadating yung panahon na may sakit ka na nga, nagtatrabaho ka pa rin. Yung tipong hirap na hirap ka na sa trabaho pero kailangan mong magtrabaho. Kasi alam yun, hindi kasi sarili natin yung iniisip natin yung ibang tao. Para sa kapakanan ng ibang tao yung iniisip natin. Di ba parang niloloko natin yung sarili natin na pinipilit natin magtrabaho kahit mahirap. Pilipinit natin at kinakaya natin para sa iba. Kasi alam natin na inaasahan tayo ng pamilya natin sa Pilipinas. Kaya yun, kahit masama yung pakiramdam natin, pinipilit natin magtrabaho. Ang masakit na sa pagiging OFW, alam nyo yun. Yung tipong pagod na pagod ka sa trabaho, tapos malungkot ka, tapos wala malang kakamusta sa'yo. Alam nyo yun. Pero anong gagawin natin? Siyempre, kailangan natin maging matatag. Kaya nga tayo nag-abroad, di ba? Para sa kanila. Saka matututunan naman natin na maging malakas ang loob habang dumadaan ang araw at habang lumilipas ang araw. So ilang muna sa uli mga katropa at maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa akin sa kwentuhang ito. At sa mga bagong nanonood ng video ko, huwag nyong kalimutan i-click yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bagong video ang i-upload natin. Ayun lang ulit, kita-kits tayo sa susunod na kwentuhan natin. Maraming salamat sa inyo. Maasalama. Salamat po.